Question, sabi dito, Kuya Steve, tanong lang po, pag umihi ka po ba sa eroplano, matatamaan ba ng ihi mo ang mga tao sa baba? Hi guys, this is Steve, creator ng MegaToon TV. Kamusta sa inyong lahat mga kabarangay MegaToon? Ang barangay ng bawat Pilipino. At kumusta na rin sa mga awesome power team, yung mga nakasubscribe sa akin sa Estib Place na nanonood sa vlog ngayon. Kumusta sa inyo lahat dyan? Every Tuesday, 10 a.m. nag-upload ako ng vlog dito sa Barangay Megatoon. And every Monday, meron tayong gameplay doon sa Estib Place. Tapos every Wednesday and Thursday, gameplay din. And then Friday, may animation tayo dito sa Megatoon. And speaking of Friday, napanood nyo ba last Friday yung Trap 100 Days in Minecraft? Ano, nagustuhan nyo ba yung episode na yun? Nabitin ba kayo? Ano sa tingin nyo mangyayari? Mag-comment nga kayo sa baba, gusto ko malaman yung mga predictions ninyo. Okay, so tuloy tayo sa topic natin for this episode. Ang pag-uusapan natin for this episode ay yung lagi ninyong tinatanong or sinasuggest sa akin na number one, tinatanong ninyo, Kuya Steve, meron ka bang FB? Facebook? Ano yung FB nyo, Kuya Steve? Gusto kasi kitang i-add. Well, hanggang ngayon, wala pa akong Facebook. Matagal na akong walang Facebook since 2013 pa yata. Nag-stop na ako kasi hindi ko rin kaya i-maintain. Dati, nung bata pa, or yung bago pa lang yung Megatoon, bata pa tawag ko doon, doon ako nag-promote sa Facebook. Eh, nung time na medyo hindi na kaya ng oras ko dahil sa animation, so binitawan ko na yung Facebook. Dine-activate ko na. So, totally wala na akong Facebook. So, marami sa inyo nagtatanong kung ano daw ba yung fanpage ko. Ang sabi ko noon sa inyo, pwede kayong gumawa ng fanpage. Inaalaw ko kahit sino sa inyo na gumawa ng fanpage. Yun nga lang, ang gagawin ninyo pag gumawa kayo ng fanpage, ilagay ninyo unofficial Megatoon TV. Ang ibig sabihin ng unofficial, hindi kayo yung mismong Megatoon TV. Kasi ganito yung pangit kapag akala ng tao, official yung page ninyo. Magme-message sila sa inyo, akala kayo si Kuya Steve. Magpapa-shoutout sa inyo, magse-send ng drawings. At malay mo, kunyari business proposal. Sa inyo magse-send ng business proposal, pero hindi naman kayo si Kuya Steve. So para hindi magkanituhan, ilagay ninyo unofficial. Pwedeng-pwede kayong gumawa ng fanpage. Pwede kayong ilagay yung mga link ng video ko doon. Pwede kayong kumuha ng mga pictures sa mga about Megatoon and then i-upload nyo doon. And actually, kung gusto nyo humingi ng pictures sa akin na ilalagay doon yung mga about Megatoon, i-message nyo lang ako, walang problema. Bibigyan ko kayo ng pictures para sa unofficial fanpage ninyo. Para syempre maganda yung itsura. And also, marami rin nagtatanong sa inyo, Kuya Steve, pwede ko bang i-re-upload yung video ninyo sa Facebook? Yung iba sa inyo, hindi naman na Megatoon page yung sa Facebook. Gusto lang nilang i-re-upload. Eh natatakot sila, baka pag ginawa nila yun, makopyright sila. So para sagutin yung tanong na yun, pumapayag ako na i-re-upload ninyo yung video ko sa Facebook. Ang ibig sabihin ng re-upload, para sa mga hindi nakakalam, yung mismong video, i-upload mo sa Facebook. Hindi lang yung link, yung mismong video. Basta ito lang pakiusap ko sa inyo. Huwag nyo lang alisin yung Megatoon TV na logo dun sa taas para alam ng mga viewer na yung pinapanood nila is Megatoon TV. And kapag nagustuhan nila yon, syempre pupunta sila sa YouTube, isa-search nila yon and makikita nila yung channel ko. Diba? And also kung pwede, ilagay nyo rin yung link. Parang lagyan nyo ng credits to Megatoon TV. Kung pwede, ilagay nyo yung channel link ko para syempre pag hinanap nila, makikita nila yung channel ko. Diba? Ang hindi ko lang pinapayagan sa Facebook if i-re-upload nyo yung video ko is i-edit nyo, aalisin nyo or palalabasin nyo kayo yung gumawa ng cartoons na yon. Kasi diba unfair naman dahil matagal kong ginagawa, matagal kong ina-animate, tapos hindi nyo ilalagay doon kung saan galing yung animation. Palalabasin nyo na kayo yung gumawa. So unfair. Diba may kasabihan tayo? Give credits where credits is due. So dapat kung hindi ikaw yung gumawa nun, bigyan mo ng credits yung taong nagpakahirap gumawa nun. Diba? Okay, so yan, malinaw tayo ha. Pwede kayong mag-re-upload ng video ko sa Facebook. Pwede kayong gumawa ng unofficial fan pages. Okay? Pagdating dito sa YouTube,
ha, pagdating dito sa YouTube, ibang usapan na yun. Hindi ako pumapayag na i-re-upload ninyo yung video ko dito sa YouTube. Bakit? Number one, nandito na kasi ako sa YouTube. Nag-a-upload na ako sa YouTube. Sa Facebook po pwede kasi wala naman ako doon sa Facebook. Pwede kayo mag-re-upload doon. Pero dito nag-upload ako ng original quality na malinaw na ako yung mismong gumawa. So ano pang sense na i-re-upload ninyo, di ba? Well, yung iba, iniisip ko para sumikat yung channel nila, dumami yung subscriber. Pero alam nyo, bawal yon kasi copyright. Ito, may papakita ako sa inyo. Tignan nyo ito nga, ito. May lumabas na copyright match tool. Galing mismo to sa YouTube. Ito, yung plano nila is ino-notify yung mga creators, katulad ko, creator ako, if meron sa inyo ang magre-re-upload ng video namin. So doon, meron kaming option na pwedeng i-email ko kayo and pakiusapan na i-down yung video or pwede ko kayo i-copyright strike. Alam nyo, mahirap sa copyright strike. Makatatlong copyright strike lang kayo, bagsak yung channel nyo. Eh, ako naman ayokong pabagsakin yung mga channel ninyo and alam ko naman na marami sa inyo hindi pa alam yung copyright policy. So, ganito na lang gawin natin. So, if meron kayong video na MegaToon na nire-upload ninyo sa channel ninyo na hindi nyo naman alam yung about copyright and hindi akala nyo parang walang mangyayari if ginawa yon. Kung meron kayong ganong video, huwag kayong matakot. So ngayon pa lang, papakiusapan ko na kayo kung po pwede, paki-delete na yung video na yon. Okay? Kasi mamamatch kayo sa copyright. And then, para naman doon sa mga ano, ng mga gumagawa ng reaction video, yun, okay lang yun, inaalaw ko yun, i-re-upload yung video ko. As long as magre-react kayo, dapat naandun yung itsura ninyo, nagsasalita kayo, pinakikita nyo yung reaction ninyo. Pero kung parang i-re-upload nyo lang video, hindi naman kayo nagsasalita, hindi naman nagpapakita kayo ng mukha, parang nire-upload nyo lang, tapos nakalagay sa title, reaction video, yun, hindi pwede yun. Okay, so ganito ha. Siguro bibigyan ko ng palugit hanggang July. Kasi hindi naman lahat makakanood agad ng vlog ko eh. Yung iba delayed, yung iba mapapanood to after a few weeks. Sa totoo lang, ayoko talagang mag-submit ng copyright claim. Kasi naawa din ako sa matatamaan eh. Sasara kasi yung channel nun eh. So pakiusap na lang, kung meron kayong MegaToon video na hindi naman reaction, na nire-upload nyo lang, hindi nyo naman alam yung copyright, that's okay. Okay lang yon, lahat naman tayo nagkakamali. Paki-delete na lang para hindi na kayo makopyright. Okay? Tsaka yung magtatangka na mag-re-upload pa, sana huwag nyo nang gawin yon. Kasi tignan nyo, oo nga, kunyari sisikat kayo. Kunyari yung mga video ng mga idol ninyo sa YouTube, i-re-upload nyo. Sige nga, kunyari sisikat kayo. And then, pag nag-file sila ng complaint, sasara din yung channel nyo. So sayang lang, di ba? So ganoon na lang, ini-inform ko lang kayo yung bagong YouTube policy, yung kanilang tool. So sana July of 2018, dapat yung kung meron kayong mga MegaToon, wala na sa channel nyo yun. Pag after ng July, doon na ako unti-unti magpa-file ng copyright. So pasensya na sa tatamaan, ganun talaga eh, bawal talaga yung copyright. Okay? And also, meron ako news para doon sa mga nagpapadala ng artworks, yung mga drawings, yung mga sketch, yung mga Minecraft na screenshots na ginagawa ninyo. Alam mo yung iba nagpapakahirap gumawa ng mga parang model sa Minecraft, kunyari si Tente, yung mga ganyan. Kino-consider ko yun artwork kasi mahirap gawin. Well, anyway, yung mga pinadala ninyong artworks and screenshot na matagal ko nang hindi na po-post kasi nga busy ako. Ang good news ko, lahat ng pinadala ninyo na na-receive ko, syempre kung hindi ko na-receive, hindi ko may lalagay yun, is nandun na sa official Instagram ng MegaToon. So ito, papakita ko sa inyo. So ito yung official Instagram natin ng ating barangay, MegaToon. So ayan, nakikita nyo, ang daming mga magagandang drawings na pinadala ng ating mga kabarangay. Ayan o, tignan mo tong isang to. Ang ganda ng pagkaagawa, di ba? So ayan, ang dami-dami ninyong pinadala. So maraming salamat dito. May isa dito, ginawa pa yung itsura ko. Ewan ko siguro sa Photoshop niya ginawa to or ano mga editing software. Ang galing. Okay, so sa mga gusto pang magpadala,
dito ko siya ilalagay sa Instagram para makita ng lahat ng tao na sumusubaybay or nagfa-follow sa Megatoon tsaka sa Steve Play. So yan, ang dami oh. Yan. Lalo na ito, ito yung sinasabi ko. Yan oh. Saan ginawa to? Sa Minecraft ba to na top view? Para nga sobrang hirap gawin. Marami salamat sa mga pinadali ninyo. Ayan, dami-dami. Alam mo, marami dito mga bata na dahil sa show, nai-inspired gumawa ng mga artworks. Matutuwa ako someday kung isa sa mga bata na nagpapadala dito ay maging animator or maging painter, artist, yung mga ganyan, na ito yung pinadala nila nung bata pa lang sila. So yun, sana marami pa tayong ma-influence na lalo na yung mga mahilig mag-drawing, na ituloy lang, alagaan nila yung pagdo-drawing. Ako nga, yung trabaho ko, hindi naman about drawing, webmaster. Pero nag-a-animate pa rin ako. So sana ang message ko sa inyo, kung kayo ay mahilig mag-drawing, pangarap nyo mag-animate, maging painter, sana kahit anumang maging trabaho nyo someday when you grow up, sana ituloy nyo pa rin. Sayang yung talento nyo. So ayan, ang dami-dami dito. Ngayon kung hindi naman kayo mahilig sa mga drawing o hindi ka magaling mag-drawing, mag-follow ka dito kasi nakaka-enjoy eh. Kunyari, stress na stress ka, makakakita ka ng mga drawing ng mga bata. Ayan o, katol nito, parang cute na ganyan. Nakakawala kasi ng stress. Ayan o, instead na kung ano yung mga nakikita mo minsan na toxic, ayan, mga drawing ng bata na masasaya. So ayan, actually hindi lang bata eh. Kung sino-sino nagpapadali dito, eto nga, may clay po. Ayan o, ganda ng pagkakagawa niya. Ang cute. So ayan, pag may time kayo, ilalagay ko yung link ng Instagram, official Instagram na Megaton TV. And kung may Instagram kayo, i-follow niyo. Or kahit wala kayong account, pwede kayong tumingin kasi public naman yon. Okay? Okay, so tara, let's move on sa ating Q&A. Sasagutin ko yung mga questions na pinadala ninyo. Kung natatanda nyo yung previous vlog, yung pumunta ako sa FanFest, sandali lang yun eh. So wala tayong Q&A noon. Sabi ko, babawi na lang ako. So on this episode, medyo marami ng konti yung sasagutin ko. Okay, so tara. Ang unang question, sabi dito, Kuya Steve, may tanong po ako. Bakit lumulubog po ang piso kesa sa barko? Pa-shoutout na rin po. So, shoutout to Strike Craft TV. So, ang tanong niya, bakit daw ba lumulubog yung piso kesa sa barko? Diba, parehas naman silang gawa sa bakal. Well, ganito kasi yung logic niyan. Maganda yung question mo, interesting. Kung totoo siya, mas magaan nga yung piso, di ba? Yung barko, laki-laki nun, pero lumulutang. Ganito na lang ang pinakamadaling example para sagutin yung tanong mo. Kunyari, magtatapon ko ng papel, tapon mo sa tubig, lulubog yun, di ba? Basta itapon mo lang sa tubig, di ba? Lulubog yung papel. Pero ang gawin mo sa papel, itopi mo, gawin mo siyang parang shape ng boat. Di ba lulutang yun? Di ba? Di ba ginagawa ko yun, malita ko, susundan ko siya eh. Ilalagay ko sa may tubig, susundan ko, hindi lumulubog eh. So ang sagot niyan ganito, although yung material niya, yung papel, lumulubog kapag hindi siya shape ng boat pag tinapo mo lang, ganun din yung piso, ang logic nun is, number one yung shape. Yung shape tumutulong para lumutang ang isang bagay. Diba yung mga, ano, yung mga bangka, yung mga maliliit na bangka, diba kahoy lang yun? Pero dahil yung shape niya, lumulutang siya because of shape. Tapos yung mga advanced boat, meron na silang parang mechanism para lumutang. So yun, although pareha sila ng materials, dahil sa shape and yung mga mechanical properties niya, yun ang nagpapalutang sa kanya. Ganon din sa aeroplano, same logic. Okay? Okay, for our next question, ito hindi ko nasagot last episode. Sabi dito, Q&A. Nasagot mo ba, Kuya Steve? Ano ang super chat? Kasi tinatanong niya sa akin to before and hindi ko nasagot dahil busy and marami rin nagko-question. Okay, para sa mga hindi nakakaalam, kapag ikaw ay nag-live stream sa YouTube, meron doon tinatawag na super chat. So, ang pagkakaiba doon sa ordinary chat, 'di ba habang live yung video, 'di ba pwede ka mag-type doon, makikita. Pag super chat, so magta-type ka doon tapos itatanong ka, tatanungin ka ni YouTube kung magkano yung gusto mong amount.
So bali magbabayad ka dun eh. And then yung chat mo magi-stick doon ng matagal. Ang pinakamatagal is 5 hours. Sa tingin ko yung 5 hours na yun parang $500 yata. Ganun kamahal pero 5 hours siyang nandoon. Well, ganito yan eh. Ang use niyan para yung comment mo is mag-stick doon. Tsaka iba itsura nun eh. May mga kulay yon. And para masuportahan mo rin yung tao. So parang donation mo yun doon sa tao na nagla-live. So kung meron kayong pang-donate, okay lang. Pero kung wala, huwag nyo ipipindutin yung super chat. Okay, so sana napaliwanag ko ng maayos. Meron niyang mga examples sa YouTube. So i-search nyo na lang yung super chat. Okay? Okay, next question. Ang sabi dito, Kuya Steve, dati pa po ako nagtatanong ng question. Pasensya na ha. Sa dami na nagpapadala ng question, talagang na-de-delay. Sana po, sagutin nyo po sa next vlog nyo po next week. Yung shooting star po ba last week, effective pa rin po ba kapag nag-wish kayo ngayon? Pa-shoutout na rin po. So, shoutout muna to Ned Jonil. Tama ba? Jonil Arban. Okay, so ganito yung tanong niya. Kunyari nakakita ka ng shooting star, hindi ka nag-wish. Pwede raw ba mag-wish ka after last week kung effective pa rin? So, delayed yung wish. Well, hindi ko alam bakit hindi ka kagad nag-wish nung nakita mo yung shooting star. Siguro natulala ka. Baka hindi na shooting star yun. Baka malaking comment na yun. Well, anyway, actually hindi ako naniniwala na nagkakatotoo yung wish sa shooting star. Although maganda siyang tradisyon, kasi rare, pag nakakita ka parang, sige, make a wish. Yung tanong mo, kung pagbabasihan natin yung tradisyon, sabi kasi sa tradisyon, kapag nakita mo, mag-wish ka kagad. Hindi pwedeng delayed. Wala na yon, panis na. hindi na magiging totoo yung wish mo. Baka pag nag-wish ka na ng, sana magkaroon ako ng hamburger, baka magkatotoo, panis na. Panis na yung wish mo. So yun ang sagot ko, base sa tradisyon. Dapat pag nakita mo, mag-wish ka kagad. Okay, next question. Kuya Steve, pa-shoutout po sa baby kong si Bianca. Ano to? Baby mo as in sanggol or baka ano mo? Baka jowa, girlfriend. Sa baby niya raw si Bianca. Sa next vlog mo po. Ha ha ha. Tanong lang po Kuya Steve, pag close ba kayo sa chat, close din in person? Ha ha ha. Close kasi kami sa chat pero handa naman ako makipagkita. So meron siyang ka-chat na close sila. Tinatanong niya kung pag nagkita sila, close din ba? Well, ganito yan. Magkaiba kasi ang mundo ng chat sa reality. Iba kasi yung sa chat na puro mga text messages, mga letters. And iba kapag kaharap mo na yung tao, kausap mo na. Tsaka syempre yung attitude niya, paano mo makikita yung sa text, 'di ba? Ang nakikita mo lang doon yung kung paano siya mag-type. So, although nandun pa rin yung basic attitude, yung personality niya hindi mo makikilala sa chat lang. So, huwag ka masyadong mag-expect na ganun siya. Ang gawin mo na lang is pag nagkita kayo, doon mo siya mas lalong kilalanin. Okay? And actually uso na yan ngayon eh, kasi panahon ng internet, di ba? Marami nang nagsisimula sa internet, tapos nade-develop into real life. Maraming story na magagandang ganon. And marami rin na pangit. Lalo na pag nanonood ako ng news, yung mga nangyayari sa Facebook na pag nag-date sila may nangyayaring masama. So medyo hinay-hinay din kayo. Kilalanin niyo muna yung tao. Pero dyan sa tanong mo kung magiging close din ba, kung close sa chat, 50-50. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero the best, kilalanin mo siya maigi in person muna. Okay? Okay, for next question, ang sabi dito, Christine, may tanong po ako. Bakit po sa okay-okay or tiyangge, pwede pong tumawad ng presyo? Pero sa mall, bawal, pa-shoutout na rin po. Well, magkaiba kasi yung sa ukay-ukay and sa mall. Yung ukay-ukay, ano yun eh, di ba? Second hand, surplus, gamit na. Yung ukay-ukay kasi binibili ang bultuhan.
So merong pagkadami-daming damit na dumadaan sa bidding. Ang bidding kasi magbibid ka ng price. Hindi siya binibili ng per piraso. Per bulto maramihan. Ngayon yung mga kabili nun, let's say kunyari ako nakabili nun, yung pinaka the whole, is pwede ko siyang ibenta depende sa gusto ko. Kung gusto kong bumili siyang benta, medyo bababaan ko na hindi naman ako lugi, or kung gusto kong tubuan na mas malaki, pwede rin. Actually, yung ginagawa nga nila, lalo na sa mga tiyangge, tinataasan talaga nila yung price para merong konting allowance na pwede ka pang tumawad. Siyempre, yung customer, pag tumawad, sasabihin, uy, ayos nakatawad ako. Hindi nila alam, ganun talaga yung tom price nun. Pero pagdating sa mall, fixed talaga yung price niyan kasi may mga barcode yan eh. Hindi mo na pwedeng baguhin yung price nun kasi doon sa system nila, sa computer nila, yun na talaga ang price. So yun ang pagkakaiba nun. Okay? Okay, next question. May tanong ako, Kuya Steve. Bakit tayo lagi natutulog paggabi? Well, hindi lahat ng tao. Ako, hindi ako sa gabi natutulog. Sa umaga. Kasi yung work ko sa gabi, so gising ako sa gabi. Well, anyway, yung pagtulog kasi is parang cellphone yan. Pag low bat na, kailangan mag-recharge. Ganon nagre-recharge yung katawan natin. Tsaka yung mga animals, lahat ng mga living beings, merong process yan of sleep. Natutulog sila para mag-recharge. Kita nyo si Alden? Recharge. Well, anyway, corny man or hindi, ang joke is pampagood vibes. Matawa ka man or hindi, at least good vibes. Okay, next, scientific naman yata to. Paano po gawin ng tao? Biology na. Hindi ko alam kung sinusukat lang nito yung kakayahan kong i-answer yung question o talagang curious. But anyway, sasagutin kita ng scientific. Biology ang topic natin. Nakakita na ba kayo ng epoxy? Yung dalawang tube na parang toothpaste? So kung nakakita na kayo noon at alam nyo gamitin, di ba yung epoxy, imimix nyo yun doon sa tube A, doon sa tube B. And then, pag minix nyo yun, doon na kayo makakagawa ng pandikit. Pero kung tube A lang or tube B, hindi didikit. So parang ganun din yung mga human beings. Ang human beings ay may dalawang klase, isang male at isang female. Yung male, merong organic chemicals na kapag hinalo mo sa male, as a female, makakaproduce sila ng baby. Pero kung sa male lang, hindi po pwede, or sa female lang. Kailangan talaga yung male and female doon sa human being para magpag-create ng tao. O yan, puro scientific. So yun, yun ang scientific explanation on kung paano gawin yung tao. Okay, for next question, sabi ito, Kuya Steve, tanong lang po, pag umihi ka po ba sa eroplano, matatamaan ba ng ihi mo ang mga tao sa baba? Bakit kayo ihi sa eroplano? Well, ganito yan. Hindi ko alam kung ano yung question mo talaga. Iihi ka ba doon sa CR ng eroplano? Pag umihi ka doon sa CR ng eroplano, hindi naman malalaglag yun. Ano lang yung parang portable na CR na doon lang nag-i-stay yung wiwi mo. Ngayon, kung iniisip mo, iihi ka doon sa bintana, sa labas ng bintana ng eroplano, hindi mo magagawa yon. Kasi yung eroplano, sealed yung mga window nun, hindi pwedeng buksan. Kasi yung pressure sa taas, hindi pwedeng nakabukas yon. Okay? Okay, iba't ibang mga weird question na sa episode ngayon. Okay, next question, Q&A lang po, Kuya Steve. Bakit po ba tayo tumataba kapag kumakain? Eh di ba po, pinupoops naman natin yung food natin. Kaya paano tayo tumataba? Pa-shoutout na rin po. So shoutout muna to Gaming with Francis. Okay. So ganito yan, Francis. Tama yung logic mo. Bakit tayo tataba? Eh nilalabas naman natin, pinupoops. Pero ganito kasi yan eh. Meron tayong check-in and check-out balance. Check-in, yung mga pagkain na kinakain mo. Pag hindi mo lahat na ilabas yon ng katawan mo, mai-store yun sa katawan mo as fat. Doon tumataba yung tao. Ngayon, paano mo mailalabas? Yung poops, isa na yung way nun para ilabas ng katawan mo. Ang isa pang way is yung exercise kapag na-burn mo yung kinain mo. Kunyari, active ka, isa kang athlete,
Siyempre, takbo ka ng takbo or gawa ka ng gawa ng mga exercise. So, yung food na kinakain mo, na-burn mo. Pero kunyari, kakain ka tapos hindi ka naman gagalaw, nakaupo ka lang, doon tataba ka kasi yung fat, hindi mo mababurn. So, para hindi ka tumaba, if nakaupo ka lang, huwag ka masyadong kumain para yung body mo, ma-burn niya yung maliit na kinain mo. At may isa pang factor dyan, yung tinatawag na metabolism. Ang tao kapag bata pa, malakas yung metabolism niyan. Habang tumatanda, bumabagal yung metabolism. Metabolism is parang ano yun, parang kung paano niya i-process yung food. So kung mabilis ang pag-process niya, hindi siya tataba kahit marami siyang kinakain. Compared dun sa tao na mabagal yung metabolism. Okay, okay, for next question, Sir Steve, payo lang po. Meron po kasi akong binasted na lalaki. Kawawa naman. Tapos yung kaibigan niya may crush din sa akin. E kaso po, natatakot na po ako sabihin sa kanya na wala akong crush sa kanya dahil hindi siya makaka-focus sa pag-aaral. Magkaklase, so magkaklase sila. Ayoko naman pong ma-upset siya. Paano po yung gagawin ko, Kuya Steve, na hindi ako makakasakit ng tao? Pa-heart and shoutout na rin po. So shoutout to Blink Hera Aquino. So since siya ay nag-busted at yung profile pic niya is sa babae, so nagtatanong nito is babae. Ang tanong niya, meron daw naliligaw sa kanya, pero ayaw niyang i-busted kasi daw baka maapektuhan yung pag-aaral niya. Parang ma-depress. Okay, ganito yung may papayo ko sa'yo. Yung nanliligaw sa'yo or yung may crush sa'yo, gusto ka niya nun. Kung sasagutin mo siya out of awa, unfair yun. Kasi mahal ka niya, siya hindi mo mahal, naawa ka lang. So hindi fair yun. Kapag papasok kayo sa love, dapat mahal ka niya, mahal mo siya. Kapag one way yan, hindi fair, hindi rin tatagal. So, para maging fair sa kanya, ang mas maganda, magpakatotoo ka na lang. Sabihin mo sa kanya na hindi mo talaga siya gusto. And huwag ka ma-feel guilty na kapag sinabi mo yun, madidisappoint siya. Lahat naman tayo dumadaan sa ganong phase ng buhay na nade-disappoint. Doon tayo unti-unting nagiging better person kung paano natin mako-cope yung problem. Kung ngayon pa lang hindi niya na ma-cope yung problem, hindi naman ikaw yung magiging solution nun eh, porque sinagot mo siya. So, hindi magandang basihan yun yung sa love, kasi nga, unfair. So, ang tip ko na lang sa'yo is, sabihin mo sa kanya truthfully and sabihin mo in a nice way. And I'm sure makakakita rin siya ng para sa kanya. Kung hindi man ikaw, makakakita siya ng para sa kanya. Tapos, ito pa kung bakit unfair. Kapag sinagot mo siya, hindi na siya hahanap ng ibang babae. Aasa na lang siya sa'yo na hindi mo naman talaga siya mahal. Mas maganda i-reject mo na lang siya ngayon at hayaan mo siya maghanap na babae na totoong mahal siya na hindi lang naaawa sa kanya. Diba? Hayaan mo siyang humanap ng para sa kanya talaga. At ikaw yung para sa'yo talaga. Okay? Okay guys, that's about it for this episode. Nag-enjoy ako sa mga pinadala ninyong question. And I hope, sana kahit nakakatawa yung mga sinasagot ko sa inyo, sana may napupulot kayo na konting kasagutan doon. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, kung bago pa lang kayo sa channel, ngayon pa lang kayo nanonood, sana magsubscribe kayo. Meron din akong gaming channel, yung Steve Plays, kung mahilig kayo manood ng mga gameplay, sana magsubscribe din kayo doon. Paano guys? So, padala nyo na lang yung mga artworks ninyo para may ilagay ko sa Instagram and mag-comment na lang kayo ng mga questions ninyo na sasagutin ko sa next episode. Paano? Hanggang sa muli. Again, this is Steve saying, smile. Stay awesome. Bye-bye.